Kailan ka unang nagka-girlfriend? I'm college na po. High school wala. Ayaw, mami. Strict ka doon? The way na, hindi naman ganun ka-strict. Pero ang ano kasi sa kanya, ang gusto ko kasi makatapos siya. Yan yung point ko sa kanya. Hindi daw strict, pero hindi po ako nakapag-prom. Bakit? May competition. The next day? The next day. May competition. So, kasi sa competition, hindi siya pwede mapuyat para magkaroon siya ng magandang performance, diba? So, hindi baka naman ayaw mo lang magkaroon ng date. Exactly. Alam na niya yung pagka hindi ko type yung girl. Sasabihin ko yun sa kanya na... Maliit? Oh, maliit siya, hindi ba bagay sa'yo? Or, mas maganda to kaysa dito. Kwento mo na yung... Sa college po, may dinala po akong girl. Gusto po, like, she's nice, very strong, beautiful, but very short. Very short. Okay. Sabi ng nanay, mataas yung ihi daw. Like, I remember joking, like, paano naging matandilit? Paano magiging mataas yung, you know? Ibig sabihin mayabang. Yeah. Yes po, pero like, Ba't mo naman, mami, siniraan ka agad? Kasi... Medyo maliit siya talaga kasi, pero sabi nga niya nung after nung umalis siya, sabi niya, ma'am, mabait siya. Yung explain niya sa akin, mabait siya. Yung tulungan niya ako, nag-guide siya sa akin. Pero para sa akin kasi hindi pa yun yung time eh. Sa lahat naman siguro ng magulang, ang bata, hindi natin siya gusto kaagad na mawalay sa'yo, diba? Eh kami, ilan lang sila. So ang ano ko sa kanila talaga parang, hindi pa pwedeng pakawalan. Parang gano'n. That's true. Mami, nung unang pinakilala si Caroline ni EJ, ano yung una mong, may instinctive reaction ka? Ang pinakauna ko doon is gusto ko makita kung ano yung itsura talaga. And at the same time, how tall, how short, you know? Bakit ito yung nakuha niya? Yun yung una sa mind namin. Pero nung pinakilala niya, mabait kasi naman siya. Dahil kung hindi, sasabihin mo naman, ano yan? Yes. Pero mabait po siya. Okay. Boto ho kayo kay Caroline? So far, yes. Sa nakakasama namin siya, diba? Mabait siya. He takes care of him. I hope she won't change. At saka maganda kasi nagkakaintindihan sila. Parang kayo ni Dad. Yes, parehong atleta. Yes. Hypothetical, one of these months in the next 3-5 years, sabi ni EJ, Mami, mapapakasal na ako. Actually, nagpe-prepare naman na kami ng dad niya eh. Kasi we know he's not young. And life doesn't stop being an athlete. There is a life after athlete. This is what we always preach sa mga bata na tinuturuan namin. So yun yung ano namin. We just need to be ready for it and accept where he is. It's better to see how he grows after rather than not. Diba? Mas magandang makita mo kung ano yung ano niya, then you can still guide. Yun yung ano. Pero syempre, it's still their decision. Excited ka, Mami, magkaroon ng apo? Yes, of course. Uh-oh. Do you know that you're a honeymoon baby? Yes, I think alam so. Alam mo yun? Yes, I think so. Oo. Nakaka-excite din kasi may kasabihan na iba daw talaga ang apo. Yun po sa hindi ako nagpaparinig sa'yo, ha? Salamat iba daw talaga yung apo kaysa sa anak. Oo, may mga nagsasabi noon. I get it.